Welcome guys sa aking channel. So we talk about amplifier Concert 302. So paano nga ba palalakasin 302? Siyempre mahina. So paano natin palalakasin? Ano ang sekreto? Tara guys, pag-usapan natin. Ito guys ang sekreto niyan. So ito dati yung board ng 302. Ayan o. Napakasimple lang ng board ng 302. Sobrang liit. Ayan. Paano nga ba siya lalakas pa? So ang ginawa ko guys, ano, pinagtatanggal ko yung kanyang transistor. Yung apat na transistor tinanggal ko. Inasimbolan natin siya ng panibagong board. Ayan guys. Makikita mo, ayan o. Mayroon pa siyang speaker protect. Nilagyan ko pa siya ng speaker protect. So itong board na ito, meron siyang 5 pairs. Ayan, 5 pairs siya. Kulang pa siya ng isa dahil medyo malang piyasa. Ayan, inasimbolan ko siya ng Rakula. Ayan, pamilya naman siguro sa inyo guys, ano yung Rakula. Ayan, tapos ito yung kanyang power supply. O, transformer ng 302. Napakaliit guys. Ano nga ba? Ano nga bang ilalakas niyan? So, yung output niya, tingnan mo. 24 volts, 0 by 24. Ayan guys, oh. Wala nga siyang ilalakas. So, ang ginawa natin guys, ano? Ayan. Inasimbolan ko ng mas malaking transformer. May output siyang 50. Tapos, nag-series ako ng dalawang kapasitor. Kaya, ginamit ko pa rin itong board ng 302 para kumuha tayo ng supply. Para supplyan niya yung tone control. Magamit natin yung tone control. So, paano nangyari? Ito, pati itong pan, kinuhanan din natin dyan ng source para dito, itong pan. Kasi yung itong transformer na rewind ko, so, hindi ko siya nalagyan ng 12 volts output. Yung main output lang. Dito sa board na to, ito yung magsusupply sa tone control. Tapos, ito namang main power niya. So, hindi naman natin magagamit yan para lang mapapower niya itong board. At para magkaroon din ng power itong input source niya. Itong input. Para magamit din natin. Ayan. So, itong Rakula na to, so, maximum nito 500 watts. 500 watts itong Rakula. Ayan, nilagyan natin siya na muna ng 1, 2, 3, 4. So, 4 transistor kabilaan yan, ha. And then, ito yung kanyang driver. Ayan. Siya mas lumakas pa. Kaya siya mas lumakas. So, yun lang ang sekreto natin, ano. Mula doon sa board, na napakaliit na board ng 302, so, wala talaga siyang ilalakas. Ayan. Inasimbolan natin siya ng panibagong board. Ayan. Para mas lumakas pa siya. Mas matigas yung kanyang bus. Ayan. Kaya nagamit natin yung kanyang tone control. So, paano nga ba ang installation ng input? So, mula dito sa input guys, ano, dito sa may tone control, ito. Ito yung kanyang input. Ayan o. Ayan. Red, black and white. So, papunta yan dito sa input. Yan dito. Yan. Hihinang mo dito sa input ng Rakula. Ayan. Diyan lang yan. Diyan lang. Napakasimple lang. Yan. And then, yung output niya, siyempre dito. Ito na yung output niya. Yung output ng Rakula. So, wala nang iba. Yun lang. Ganun lang kasimple, guys. So, subukan natin yung device. I-on natin siya. Ayan, guys. So, naka-power on na yung Rakula natin, yan. So, direct pa itong aking Rakula. Wala pa siyang sariling switch. Ayun guys, oh. Ayun, nakasaksak siya doon. So, itong Concert 502, may sarili niyang switch. So, magagamit pa natin siya. Ito, power on natin. Ayan, power on na siya. Ayan. So, yan ang gagamitin nating input source. So, yun ang ating speaker. Ayan, oh. Yan ang ating speaker. Assemble din lang guys yung speaker na yan. So, test natin.
Ayun guys, ano? So malakas ang kanyang bass. So nagamit natin yung kanyang tone control. So test natin yung kanyang tone control. Ito yung kanyang bass. Ito yung kanyang bass. Ayan. Wala siyang bass. Ito yung kanyang mid. Ayan. So nagamit natin yung kanyang tone control. So iuna natin. Laksan ulit natin yung bass tsaka yung kanyang. Ito yung bass. Ayan. Ito yung kanyang high. Ayan guys, ano, medyo lumakas na siya. Ayan. Kaysa sa dati. Yun yung ginawa kong sikreto guys. Kaya lumakas ang aking 302. Yan. Inasimbolan natin siya ng Rakula. Ganun lang kasimple guys, ano? Dahil hindi ako masatisfied dati doon sa lakas niya. Na napakahina.